Hindi mo sabihin hindi nandito ang wife mo. May dagat din po. Dagat bundok po. Kinabukasan nagulat ako sa aking nakita dito sa salamin. Akala ko si Joshua Garcia. Ako lang pala, bagong gising lang. Akala ko na nananaginip pa ako. Naabutan natin na nagluluto si ate ng ating pang-almusal. Sobrang aga nun tayo ay magising. Nagising tayo ng 4:20. Ang sakto, di ba? 4:20 sa Buscala. Siyempre, lumabas muna tayo upang makalanghap ng sariwang hangin na galing sa Buscalan. Siyempre, dahil sa madilim pa, bumalik tayo sa kwarto para mag-ehersisyo. Kala mo talaga totoo. Bakit nga ba tayo nagpunta dito sa Buscalan? Sa totoo lang, way back 2019 galing na tayo dito. Pero hindi natapos ang ating misyon. Ganito pala yung nangyari. So before kayo magkapatato mga kaibigan, meron silang in-offer dito na iba't ibang klase ng tinik. May maliit, may mahaba, may maikli. At syempre, pipili ka lang na yung tipo mo. Pero ang pumili nito is yung lokal. Sabi sa akin, maganda daw kasi manipis yung tinik niya. Kaya maganda daw. Bale, kailangan mong bumili nito. Kasi pangit naman kapag gagamitin, ginagamit ng iba, gagamitin sa'yo. First tattoo ever. First time ever? Yeah. Really? It's my first tattoo. Don't worry. It's gonna be fine. Okay. One advice if it's the first one. Yeah. Where the bone is, yeah. More painful. Relax lang. Ay! Ah! Ouch! At may tension nga ang naganap habang nagtatattoo si Wendy. Dahil na rin sa sobrang dami ng tao dahil weekend at sa sobrang pagod na rin ng tao sa biyahe, hindi natupad ang aming kahilingan na makapagpatattoo. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Kasi nabigyan kami ng pagkakataon na makapagpa-picture kasama si Wang Ud. Wait lang pala, lagay ko lang ito. Gusto pa kung saan magsanat ako. Thank you po! Thank you po! Yes! At least nawakan lahat si Ako Wang Ud. Okay po, salamat! Yes! Ako. Oh, okay na yun sa akin. Nakawa ko na si Apo Wang Ud. Masayang-masaya na ako. Alam mo yung parang mas sikat pa siya sa artista. At least nawala yung ano ko, yung alam mo yun, yung nadidismaya na sana ako kanina. Pero hindi yun ang huling pagkakataon na makikita natin at mahawakan si Apo Wang Ud. Kasi hindi pa natapos yung mission natin dito. Nakapagpatatu tayo, pero hindi kay Apo Wang Ud. Next time pupunta ako dito para magpapirma na lang. Mission failed noong 2019. Kaya nagbalik kami ng 2020 February before the pandemic. At ito din ang nangyari. Namara para mga barkada, welcome sa ito yung panibagong lakwatsa. Dapat mapabuskalan kita, pero dahil sa virus na nagkakalat ngunyan, ang novel coronavirus. Ngunyan, para lang kagugat na yung alternative way para mag-ugma. Hindi kami nagpapugol duman. Daw, banggi na kami naghalali. Nagigdi na lang kami sa Sagada. Siyempre, nagstay kami sa paborito kong pagstayan, ang Misty Lodge. Yan. So, para sa mga gusto magpasagada, magdigdi ka mo, I highly recommend ang Misty Lodge. Magayunod, pang-apat ka ng beses digdi. Yan ang ating nakaraan. Balik na tayo sa kasalukuyan. Ito yung buhay. Alam mo yung ano, namimiss ng mga taga-syudad, ito yung buhay na masarap, yung gigising ka ng sobrang maaga, hindi naman sobrang maaga, yung maaga, yung wala pang sun, malamig pa yung simoy ng hangin, diba? Tapos ito yung makikita mo,
Sobrang sarap, boss. Ito yung buhay. Oh, tas ka-level mo lang yung ulap. Oh, then, fresh ko yung hangin, malamig, no? Parang naka-aircon ka. Alam mo yung naka-max aircon ka. Ang ano dito sa Busca lang kasi nagbago na siya. Habang tumatagal yung panahon, yung structures dito, mas lumalaki na mas lumalaki. Di mo mapipigilan ang pag-asenso ng mga taga-Busca lang kasi meron na sila nakakuhang income. Ibig sabihin, effective yung tourism dito. Maganda yung nabibigay sa kanilang buhay. Nagkakapera sila at umasenso. Tinan mo mga bahay nila. Hindi na tulad ng dati, light materials yung gamit ngayon, talagang, ha? Huh? Oo nga eh, pero masarap sana kung mayroong isang community dito na parang gano'n. Tsaka para makita ng mga hindi taga dito kung anong buhay. Yes, kung anong buhay nun, kung anong klaseng bahay meron nun, no? Di natin sila napipigilan. Ayun, may mga bahay pa rin dyan. Meron, ayun. Kalinga Brewed Coffee, ang tawag po dito is Barako. Dito sa atin, may tatlong klaseng kape. Ang barakong ito ay, ang maganda sa kanya, konti lang ang kape, ang kape niya. Pagtimpla po nito, dalawang tasang tubig, isang kutsara ng kape. Sugar, it depends upon your taste. Kung gusto mo ng matamis, di yung bilang ng tasang tubig, yun din ang bilang ng spoon of sugar. Yan po. Ikaw na ang mag-adjust dun. This is the outcome. Yan. Yeah. Timpla naman ako yung masarap. Magkapatimpla tayo kay ate para masarap. Sakto lang sa akin. Opo. Yan. Oops, so good siya. Tikman mo muna kung okay yung asukal na timpla. Ay, sakto na. Ah, sakto. Oo. Oh. Doon tayo sa labas paggabi. Tara, mate, ah. Kala ko pwede na tayo magpalipad ng drone eh. Bawal kasi yung mataas talaga kasi may mga dapat hindi makita. Kumusta yung kape? Sarapin. Sarap, brood. Talagang brood, bro. Maano na eh. Medyo malamig na eh. Masarap yung mainit pa. Ah, video pala. Oh, video. Ayan na. Ang ganda na ng lahat. Ito yung masarap. Unang tama ng araw sa mukha mo. Sa umaga. Pero mamaya pag ano, pag tanghali na kakapangit. Kilala nyo ba si Apo Wangud? Kung hindi pa, hayaan nyong ipakilala ko muna siya. Base ito sa aking kaunting kaalaman. Si Apo Wangud o ang tunay na pangalan ay Maria Ogay. Ipinanganak siya noong February 17, 1917. Ngayong 2023 ay 106 years old na siya mula sa Buscalan, Kalinga, Philippines. Madalas siyang inilalarawan bilang ang huling at pinakamatandang mambabatok at bahagi ng mga butbut ng mga mas malaking pangkat etniko ng Kalinga. Sinimula ni Apo Wangud ang kanyang pagbabatok nung siya ay 15 years old pa lamang na natutunan niya mula sa kanyang tatay at mambabatok na si Ongay. Love life baka mo ni Apo Wangud? Wala siyang asawa. Ngunit dati, mayroon siyang kasintahan. Siya ay si Ang Batang, isang mangdirigmang butbut. Tinatuan niya mismo si Ang Batang pagkatapos ng kanyang unang tagumpay sa isang digmaan. Kaya isipin niyo na lang kung bakit gigil na gigil ako makapagpabatok kay Apo Wangud. Kaya naman pagdating namin sa lugar, nakita namin sobrang dami ng tao kaya di ko maiwasang kabahan na baka maulit-ulit ang nakaraan. Hindi tayo makapagpatato. At syempre, iba din ang kamay ni Apo Wangud. Sabi daw ay mabigat na kaya masakit ito. Kaya kung mapapansin natin, yung isang turista ay mangyak-nyak na. At sa mga nagsasabing mahina na si Apo Wangud, malakas pa si Apo Wangud at mabilis pa ngang maglakad. Hindi naman ganong katagal maghintay sa pagtatato kay Apo Wangud. Ang isang tao, average siya ng siguro 5 to 6 minutes yung pagtatato niya. Yung tatlong tuldok lang, tatlong tuldok.
yung signature. Ilang sandali pa ay ang batch naman namin ang tatatuan. Ngunit tatlo lang kami sa aming mga kasamahan ang nagpatato kay Apo Wang Od. Yung iba ay sa apo niya na si Grace. Iba talaga yung feeling kapag siya ang kaharap mo. Yung starstruck ka talaga, hindi dahil sa artista siya. Dahil ang kaharap mo ay 106 years old na katutubong Pilipino. At nakaka-proud lang din, isa tayo sa mga nadampian ng batok ni Apo Wang Od, isang legendary tattoo artist at ang last mambabatok ng Kalinga. Pagkatapos natin magpatato ay syempre nagpa-picture muna tayo at pabalik na kami sa aming quarters. Meron na din palang covered court dito sa taas kaya malay na nakakapaglaro ang mga kabataan dito. Isa sa mga bagay na natutunan ko dito sa aming lakbay papuntang Buscalan kung paano maging pasensyoso, maghintay kasi hindi natin alam sa buhay kung kailan darating ang tamang oras para sa atin. Ang pinaka-importante ay ang pasensya at paniniwala na kung para sa'yo ay para sa'yo, hindi ito lilipas at ibibigay sa'yo dahil yan ang para sa'yo. Kaya kung meron ka ngayong pangarap na gusto mong makamit at hindi mo pa nakukuha, huwag kang mangamba, darating ito sa hindi mo pinakaaasahang bagay at magugulat ka na lang na nakuha mo na pala. Paano ba yan? Hanggang sa susunod na ating lakbay. Nais ko palang pasalamatan ang Miltree Tour Services who made this trip possible. Nakapunta ka na ba ng Cebu? Kung hindi pa, samahan niyo ako sa ating susunod na gala.